Hi guys, before I start with my storytelling, I would like to say a blessed day to all of you. And if you're a first-time listener or you just stumble upon my channel, be it by accident, fate, or by curiosity, by way of introduction, my name is Joe, the sole administrator, proprietor, narrator, and creator of this YouTube channel and podcast under the same name. I know this is already overdue, but I would like to take the opportunity to say thank you for those who religiously listen and patiently waited for my stories. Mabuhay kayong lahat. I initially started this channel as a personal project. As a fan of both horror and sci-fi movies, I started out as a listener of storytelling channels like Lady Masquerade, Mr. Nightmare, Let's Read, Kingspook, Dark Somnium, among others. I was amazed by these channels since even with the absence of visuals, which we normally experience in movies or TV series, you can still enjoy horror and mind-boggling stories by means of sounds and words only. And still, these stories still fill the visual part by way of our imagination. As a borderline introvert myself, it also gave me an idea for the best possible way to share my stories without showing myself publicly. For now, makakagawa rin pala ako ng content na hindi na kailangan sumayaw. Ipakita yung one backup ko. One uploaded story led to another. And surprisingly, I found out that we have a big and supportive storytelling community here in our country. From fans of this medium covering almost all genres to the enthusiastic and creative content creators, of which I was fortunate to work and collaborated with these talented people. May rin ako ng pasensya kung medyo natatagalan yung uploads. Bukod sa mga challenges, tulad ng mga maingay kong kapitbahay, mga aso, pusa, at iba pang audio bummer na humahal sa recordings ko. Nakakaralis din kasi ako ng tinatawag na writer's block. Sa ngayon kasi ako lang yung nagsusulat ng mga kwento at dahil limitado rin yung kapasidad ko, may ma-story rin akong mga isinulat na hindi ko kaya gawan ng audio adaptation. Kaya't malaki rin ang aking pasasalamat sa mga talentadong tao na parte ng ating komunidad na pumasa at isinabuhay yung mga ibang nasulat kong kwento. Sa ngayon, medyo kasing dami ng miyembro ng kulto yung subscribers ko at views ko. At syempre, kahit sinong content creator, gusto ko rin lumaki yung channel ko. Kaya, kung may karanasan kayo na nakakaiba o nakakatakot, malaking pasasalamat kung ibabahagi nyo sa akin ito. At kung may mga idea kayo na gusto nyo na gawan ko ng rin ng kwento, feel free to share it. Gagawin kong aking makakaya ay sa buhay at bigyan ng hustisya ang inyong mga binahaging kwento. Ang mga kwento natin ngayon ay tungkol sa glitches in the matrix or reality. Kung di pa kayo pamilya sa magandang kwento, nabigyan ko ng konting paliwanag at nakabahagi ako ng mga kwento tungkol dito sa nauna kong uploaded video na may pamagat na 4 Glitches in the Matrix. Yung una ko palang kwento ay tungkol sa naranasan ko. Disclosure lang ha, kahit na personal na karanasan ko ito, hindi ko rin masasabi na totoo itong kakaibang karanasan ko. Baka maaaring pagod lang yung utak ko at iba yung pumasok sa isip ko. At hindi ko lang nabigyan ng lohikang paliwanag. Anyways, it's still worth sharing. Kilala niyo ba si Neil Young? Isa siyang award-winning Canadian singer at songwriter na una na mayagbag noong 1960s at maituturing na musical icon sa genre ng rock, folk at country. Aminado akong hindi ako pamilyar sa mga kanta niya. Pero una ko narinig na nakita siya noong nakipag-duet siya ng live sa isa sa mga paborito kong banda na Pearl Jam na ginanap noong 1993 sa MTV Video Music Awards. Medyo umingay ulit yung pangalan niya this early part of this year. Ito yung napabalitang gusto niyang ipatanggal yung catalog of singles and albums niya sa Spotify. Ito daw kasi yung paraan niya ng pagprotesta o pagsuporta ng Spotify sa podcast si Joe Rogan, isang mixed martial arts and online personality. Yung podcast ni Joe Rogan ay isa sa mga most streamed podcasts ng Spotify. Hindi kasi nagustuhan kasi ni Neil Young
pagbigay ng alleged misinformation ni Joe Rogan sa COVID-19 and its vaccines sa kanyang podcast. Sa tingin ko, maaaring nagtataka kayo kung ano naman yung kinalaman nito sa tema ng ating mga istorya ngayon. May nabasa kasi akong post sa social media noong mid-quarter ng 2021 na mayapa na si Neil Young. Take note na yung binagit ko kanina tungkol kay Neil Young regarding the Spotify issue ay nangyari just this year lang. To validate the post if Neil Young really passed away, naghanap rin ako ng mga articles from reputable news sources. And seriously, I remember it vividly. May mga nakita ko memoriam, tributes tungkol kay Neil Young. Yung usual na post pag minamatay na celebrity, may litrato niya, tapos nakalagay yung year of birth at death. May mga mensahe rin ng pagdudulumhati mula sa iba-ibang musicians, it be from his contemporaries or under a different genre. At dahil nabanggit ko rin yung Pearl Jam, tinignan ko rin yung social media page niya. At yun nga, may post sila na nakikidalumhati sila sa pagkawala ni Neil Young. Una ko rin narinig yung issue ni Neil Young sa Spotify sa isang foreign news channel. Kala ko nga ng una, posthumous issue ito at dati nang nareklamo ni Neil Young yung tungkol sa Spotify at kay Joe Rogan. At late lang na napabalita o pagkatapos ng kamatayan niya. Pero, lo and behold, kasalukuyang buhay at aktibo bilang musikero si Neil Young. Inarap ko ulit yung mga balitang nakita ko tungkol sa kamatayan niya. Pero parang binura lang sa mundo. Nanganap rin nga ako ng mga balita na naganap noong 2021. May mga musikero rin na medyo kaedad ni Neil Young with similar music genre. Baka kasi nagkamali lang ako ng pagbasa na pagkamali lang kung si Neil Young yung namatay. Pero wala mang napabalita na namatay ng musikero kasi edad niya at same genre rin niya. Kahit yung post ng band ng Pearl Jam na naalala ko pa vividly, eh wala rin dun. Anyways, importante, aktibo bilang musikero at buhay si Neil Young. Pero yung sa akin naman, hindi ko alam kung sa stress lang to at iba ang naging persepsyon ko. Nahagulo ng utak, parang itong istoryang ibabahagi ko sa inyo. Siguro, halos lahat ng tao may mga pag-aari. Maliit man o malaki, mumurahin man o mamahalin, na may tuturing na conversation piece o mga bagay na napagsisimula ng diskusyon o kwentuhan. Maaari mismo ang may-ari ng bagay na ito ang magpresenta at magsimula ng usapin o kahit yung taong napukaw ang atensyon sa bagay na ito. Ang nanay ko ang may pag-aari na may tuturing na conversation piece. At ito yung 1/6 scale replica ng Statue of Liberty. Gawa ito sa marmol at nakapatos sa lamesa na aming gawa sa Nara na nakapweso sa gitna ng aming sala. Sinadya ng nanay ko na gawin itong centerpiece ng aming sala para pansin kagad ito ng mga bisita. Maaaring yung bisita ang magtatanong kung saan nabili ito o minsan naman nanay ko mismo ang magpapapukol ng atensyon para mapansin yung maliit na statwa. At yung magiging kalaunan, ikikwento ng nanay ko yung naging masayang karanasan niya nung namasyal siya sa New York City noong mid-70s. Itong statwa ay binili niya sa isang souvenir shop sa nasabing syudad para magsilbing memento sa pagbisita niya sa city that never sleeps. May isang bagay lang na halatang halata sa statwa na hindi ko narinig sa nanay ko o binanggit man ang dahilan kung bakit nagkaganito ang itsura niya. O kahit yung mga taong nakapansin sa statwa ay hindi rin ito natatanong. Ito yung putol na nakataas na kanang kamay ng Statue of Liberty. Nawala pa sa statwa yung isa sa recognizable features ng Statue of Liberty. At ito yung torch na hawak-hawak ng statwa. Naalala ko nung bata pa ako. Tinatanong ko sa nanay ko
kung bakit putol o naputol yung kamay ng estatwa. Kakaibang tugon lagi na kukuha ko sa nanay ko. Hindi ko nga alam kung maituturing itong tugon sa katanungan ko. Dahil di kaugnay yung mga sagot niya. Tulad ng, maligo ka na, kumain ka na, mag-aral ka na, at iba pang mga tipikal na utos ng isang nanay. 11 taon ako nawala sa nanay ko dahil nabigyan ako ng pagkakataon na mapagtrabaho sa Canada. Sinuwerte naman ako dahil sa kalaunan, naging citizen rin ako ng nasabing bansa. At doon ko rin nakilala yung may bahay ko. At nabiyayaan kami na isang bibo at malusog na anak na lalaki. Nagbalikbayan ako kumakailan para sa aming family reunion. Kasama ko yung anak ko at asawa ko. Noong pagpasok ko sa bahay ng kinalakihan ko, sinalubong kagad ako ng nanay ko ng yakap kahit nahirap na siya makatayo. Amang sinesenyas ako yung anak ko na magmano sa kanyang lola. Masaya yung reunion namin. Abalang-abala yung anak ko sa paglalaro ng kanyang Nerf gun habang kasama niya yung mga pinsan niya. Napansin ang asawa ko yung Statue of Liberty sa sala namin. At naitanong niya sa nanay ko kung saan niya nabili ito. As usual, nagsimula magkwentong nanay ko tungkol sa pagbisita niya noon sa New York City. Meron-meron sa estatwa na pumuko ng atensyon ko. Bakit buo yung kamay ng estatwa at nandoon din yung hawak-hawak niyang torch? Tinanong ko nanay ko kung bago itong estatwa at nasaan na yung luma. Nagtaka ko sa nanay ko na sinabi niya na ito pa rin yung estatwa na binili niya noon. Dinampot ko yung estatwa para usasayin ito. At nung tinignan ko yung ilalim, nandoon pa rin yung palatandaan na nakaukit na Sculpted in USA, 1972. Ha? Paano nangyari ito? Tinanong ko nanay ko kung nahanap niya yung kanang kamay at dinikit niya ito. Pero, pinapulaan na ito ng nanay ko. At sinabing, alagang-alaga niyong estatwa at kahit kailan, hindi raw naputol ang kanang kamay nito. Nahalata naman na hindi nagsisinungaling nanay ko. Dahil wala namang palatandaan o marka sa estatwa na dinikit ang kanang kamay nito. Habang hawak-hawak ko yung estatwa, biglang pumasok ng sala yung anak ko at mga pinsan niya habang naglalaro sila ng Nerf gun. At aksidenteng tumama sa mukha ko yung foam bullet ng baril-barilan nila. At sa bigla ko, nabitawan ko yung estatwa. At nung dinampot ko, naputol yung kanang kamay ng estatwa. Saktong-sakto sa naalala kong itsura at sira ng estatwa.